Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin mo, Amang Diyos, ang aming pagpupuri sa oras na ito. Marami pong salamat sapagkat patuloy kang kumikilos kahit sa social media upang iparating mo sa amin ang iyong mensahe para sa Saturday Gospel. Sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat, sama-sama po natin unawain ang kabuluhan, ang kaimportansyahan ng pananalangin. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang sa nakalipas na oras. Kami po ni Brother Dennis, ay pagkagamitin mo lamang, Panginoon,
Bigyan mo po kami ng kababaang loob at karunungan, Lord. Ikaw po ang gusto naming mabigyan ng parangal sa oras na ito. Gayon din po ang panalangin ko sa mga makakarinig ng Saturday Gospel. Ama, batid mo ang mga pinagdaanan namin sa araw na ito. Marami sa amin ang nawawala na ng pag-asa. Ang iba, maaring may sakit physical. Pero sa mga oras na ito, Lord, live kang magpagaling spiritually and physical. Ama, ang karunungan mo ay kailangan namin sa oras na ito. Gamitin mo lamang ang aming tinig. Pero ikaw ang aming marinig. Turuan mo kami, Panginoon, paano namin bibigyan ng importansya ang pananalangin namin sa iyo sa araw-araw. Huwag kami magsawa. Patuloy namin idulog sa iyo ang mga nilalaman ng aming puso. Bagamat alam mo na ito, alam namin na ikay nagagalak kapag naririnig mo ito mula sa amin. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga darating pang minuto. Pero, nawa, ang iyong banal na Espiritu ay ibaba mo po, Panginoon. Pagkapuspusin mo po kami. Sapagkat ang oras na ito, daman namin ang iyong presensya, daman namin na ikaw ay naririto. Ama, maraming pong salamat sa iyong patuloy na grasya na ipinagkakaloob sa bawat araw. Ang lahat ng ito ay dalain ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na tumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito,
may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Sinabi. Ang talinghaga tungkol sa babaeng balo at hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag maghinawa. Sa isang lunsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod din yaon, ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kakaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. At welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ang gawain po ito ay nagsimula noong August 5, 2019. At salamat sa Panginoon, sa araw-araw ay ginagabayan tayo upang maging instrumento lamang ng mabuting balita para magkaroon po tayong tinatawag na daily bread. Amen. At nawa maging kasama ito. Maging schedule natin lagi na nakakarinig tayo ng mabuting balita. Amen po. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde. Ako po'y taga Bulacan at ako po isang Katoliko. At ngayon pong araw na ito, ay maraming salamat ulit sa Panginoon, no? November 12, 2022. At ang Saturday Gospel po ang ating pagninilayan. Kasama po natin si Brother Dennis Sembrano. At ito po ay tungkol sa ang talinghaga, tungkol sa babaeng balo at sa hukom. Amen? So ipasok na po natin si Brother Dennis. Okay, nasaan na ba? Dali, punta lang ako nung ano. Ayan. So, pasok na po natin siya. Magbibigay po siya ng 30 minutes reflection tungkol sa ating pong gospel ngayon. Amen. So, magandang gabi po, brother. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig ngayon. At sa lahat po ng hindi makakapakinig, alam ko po nagagawa po ng paraan ng Diyos upang ma-reach out po kayo ng mabuting balita. Ayan. Okay. Sige po, pwede na po kayo mag-start na basa na po ako, yung gospel. Sige po. Ayan, so muli po, no, good evening. Bago po tayo magnilay-nilay sa gospel for today, allow me to declare blessing in your life right now. Kasi po, bawat gospel po na binabasa natin, ito po yung isang mensahe ng pagmamahal, mensahe ng pagpapatawad, at mensahe po ng grasya ng Panginoon. So first of all, before po natin i-reflect yung gospel, may the grace of the Lord, may the love of the Lord, may the forgiveness of the Lord be with you today, my dear brothers and sisters. Ayan po. And sabi po dun sa gospel for today, meron po tayong dalawang main character, no? Meron po tayong tinatawag na vulnerable justice seeker tsaka unjust na nakukom or unjust judge, no? Of all the description, yung judge or yung may kapangyarihan, siya pa yung unjust. Kung mamarapatin niyo po, madalas pong nangyayari ito sa panahon natin ngayon. And
ewan ko lang kung nasusurprise kayo, pero when you read the Bible, you will notice na this was written thousands of years ago, or if not hundreds of years ago. Pero bakit ano siya? Bakit nakaka-relate pa rin tayo, or bakit relevant pa rin siya until now? Eh, ano na tayo ngayon, 2022? Well, my dear brothers and sisters, mga kapatid, yan po yung tinatawag nating grasya at milagro ng gospel or salita ng Diyos, dahil ito'y buhay, ito'y nag-a-adapt sa panahon natin. Kaya nga kung mababasa natin yung gospel for today, or the Saturday gospel yung tinatawag natin, we will notice na it's so relevant today. Ano-ano ba yung mga relevance nung Saturday gospel? Before we discuss yung lesson, let's discuss kung ano-ano ba yung relevance nito, or ano ba yung nagagawa nito sa buhay natin, or ano ba yung meron sa Saturday gospel na magiging parte, at bakit natin ito kailangan pagnilay-nilayan for today. Well, unang-una po, lahat tayo is nakakaranas ng pang-api. Whether physically, whether emotionally, or whether, sabi nga nila, whether financially. Karamihan po sa atin, or marami akong kakilala, hindi po nakakaluwag-luwag, lalo na nung nakaraang pandemya. So somehow we can call ourselves, I would say, vulnerable, dahil kahit papano naaapi tayo financially. Ganun din po emotionally, because of the things that are happening in our lives. We are so worried in our life right now. Kaya po tayo feeling natin, litong-lito rin tayo. So emotionally, nagwo-worry din tayo, or feeling natin naaapi din tayo. If not from other people, from the surroundings, or from the things that are happening to us right now. And yun nga po, sabi ko nga, physically, may mga ilan sa atin, naaapi rin tayo physically. Sana hindi naman po nangyayari sa inyo, pero let's accept the fact na nangyayari po yan sa current situation natin. Pero ang hindi natin napagtatanto po, yung akala nating okay na buhay natin, or akala nating spiritual na buhay, right now po, naaapi rin. We are all vulnerable, because kahit gaano po tayo kalapit sa Diyos, lahat po tayo ay vulnerable spiritually. My dear brothers and sisters, lagi ko pong sinasabi ito. Habang lumalapit po tayo sa Panginoon, habang lumalapit tayo sa Diyos, siya naman pong trabaho ng kalaban para mapalayo tayo. So, if you are thinking that you are working to be close to God right now, hindi po siya walk in the park. Kailangan mag-read tayo, dahil meron pong someone who is unjust, who is trying to take away yung focus natin kay Lord. So, unang-una po yan, no? Ang una pong character, yung vulnerable na babae, or yung balo. And of course, yun pong unjust ruler na tinatawag natin. Marami po ngayon is na nagiging unjust. I hate to say this, pero pag sinasabi yung unjust, laging sinasabi, politiko. Or yung mga ibang nagtatrabaho sa ibang ahensya ng gobyerno na hindi ko nababanggitin, dahil hindi naman po natin nila lahat. Meron din po tayong mga tinatawag na mga kaibigan na unjust, mga family na unjust. Pero mga kapatid, huwag po natin kakalimutan na although iniisip natin may mga unjust sa buhay natin, pero somehow, tayo rin po ay nagiging unjust sa ibang tao. So may dalawa pong karakter, no? Yung balo or vulnerable widow, tsaka yung unjust ruler. At I would say, sa kasawiang palad, tayo po yung dalawang yon. We are sometimes an unjust ruler. We are also sometimes the vulnerable widow. So yun po yung dalawang karakter na kailangan nating pagnilay-nilayan. At dun sa storya po, sinasabi po dun na dahil may nangyaring hindi maganda dun sa widow,
patuloy po siyang nag-appeal dun sa ruler, no? Dun sa unjust ruler. At dahil nga po sa kakakulit, pinagbigyan po siya ng ruler. Hindi dahil yung ruler is naniniwala sa hustisya, kasi nga unjust siya, kundi dahil ayaw niya lang may istorbo sa buhay niya. Ayaw niya lang masira yung routine. Ano po ang implication nito sa buhay? Or ano po ang magagawa sa buhay natin na pag binasa natin yung specific na part ng gospel, ano ngayon? Diba, yan yung mga tanong. You know what, brothers and sisters, sinasabi lang dito na kahit yung isang taong unjust, kahit yung isang taong hindi naniniwala sa Diyos, nakukuha ito sa tiyaga. Nasa gospel po yan. Hindi po lahat ng sinasabi natin, di ba, minsan sa buhay, nako bro, hayaan ko na yan. Kahit karapatan ko yan, hayaan ko na, walang mangyayari. Pero this gospel, this particular gospel, is telling us right now, brothers and sisters, that persistence will pay off. Determination will pay off. Maging matyaga lang po tayo, eh magkakaroon po ng bunga lahat ng pagtsatsaga natin. Kahit na unjust ang buhay. Kahit na hindi fair ang buhay. Sinasabi dito sa gospel nato na hindi mo kailangang intindihin kung fair yung mundo. Hindi mo kailangang intindihin kung fair yung boss mo. Hindi mo kailangang intindihin kung fair yung asawa mo, yung girlfriend mo. Hindi mo kailangang intindihin kung magiging makatarungan ng lahat ng pangyayari sa buhay. Sinasabi ng unang part ng gospel, gawin mo lang yung dapat mong gawin at mapapasa iyo yung dapat mapasa iyo. Hindi dahil ginusto ng unjust na tao, kundi dahil gagawa ng paraan ng Diyos para maibigay yung para sa iyo. Kahit na unjust or hindi makatarungan yung nasa paligid. Ayan. Ay napakagandang pangako po niyan, mga kapatid. Napakagandang pangako na, uy, kahit pala kaguluhan ang nakikita ko sa paligid ko, kahit pala puro masasama yung taong nasa paligid ko, quote and quote, ha? Or kahit pala hindi ko na napifeel na nagiging fair yung buhay sa akin, mapagbibigyan ako. Kasi kahit yung taong unjust, pag nakita niya yung determination ko, ibibigay niya yung para sa akin. Hindi dahil gusto niyang ibigay dahil para sa akin, kundi dahil gugustuhin niya rin ang katahimikan sa buhay. Dahil yung persistence ko, yung determination ko is bubulabugin ang kaloob-looban niya. At yun ang regalo ng Diyos sa atin. Yun ang pangako ng Diyos sa atin na huwag mong isipin ang nasa paligid. Kahit magulo yan, mabibless kita. So yun po yung una. Ito naman ang pangalawa, mga kapatid. Kasi yung una is masyadong focus sa atin. Masyadong focus yung pag ginawa ko yung dapat kong gawin, eh mapapasa akin yung dapat mapasa akin. Kahit na magulo yung nasa paligid ko. Masyadong focus sa atin. Pero ito yung pangalawa, mga kapatid. At nako, napakaganda nito at napakamalaking milagro or napakalaking comfort na marinig ito. Sabi dito, no? Kung yung isang unjust na tao is kaya niyang ibigay yung para sa iyo dahil sa kakakulit niya, dahil ayaw niya may story, what more pag lumapit kayo sa Diyos? Hindi niyo na siya kailangang kulitin dahil hindi niyo pa hinihingi, ibibigay na niya yung para sa iyo. Ay, mga kapatid, ewan ko kung anong nararamdaman niyo ngayon, pero kinikilabutan ako kasi pinakita dun sa unang part ng gospel na, sige, pwede mo naman trabahuhin yung para sa'yo, mapupunta yan. Pero ang totoo, ang sinasabi niya, if you will turn to the Lord, kung uunahin mo isipin ang Diyos bago yung para sa'yo, hindi mo na kailangan problemahin yung para sa'yo. Dahil hindi mo pa hinihingi, dahil inuna mo ang Diyos, ibibigay na niya ng walang kahirap-hirap. I'll give 3 seconds, brothers and sisters, namnamin niyo lang yung mensahe. If we will turn first and foremost to the Lord in everything that we do, walang kahirap-hirap, kahit hindi mo pa hinihingi,
Hindi mo na kailangan mangulit. Hindi mo na kailangan magmakaawa. Ibibigay na ni Lord yung para sa'yo. Brothers and sisters, isipin nga natin yung mga bagay na pinagdarasal natin. Siguro ang iilan sa atin nagdarasal about makapagbayad na ng utang. Yung iba sa atin siguro nagdarasal na sana, Lord, makatapos na ng pag-aaral yung mga anak ko. Yung iba sa atin siguro nag-iisip na, Lord, sana mapatawad na ako nung nagawa ko ng kasalanan. Or yung iba sa atin nag-iisip na, Lord, kailan ba mapapa sa akin yung mga pinapangarap ng sasakyan, bahay at lupa. Nako, brothers and sisters, yung mga tanong na yon, yung Lord, kailan ko ba makukuha ito? Kailan ba mapapa sa akin ito? Lord, kailan kaya ako mapapatawad? Kung mapapakinggan nyo lang yung sarili nyo, marirealize nyo, bakit yung tanong ko is parang paano ako? Di po ba? Kung maisip natin, bakit yung mga tanong ko is masyadong selfish? Kung ano na mangyayari sa akin, kung mapupunta ba sa akin to. If we will reflect on this whole gospel, mga kapatid, parang ang mensahe sa atin is, kung problemahin ko yung pagmamahal ng Diyos, or kung iisipin ko munang, okay na, mahal na ako ng Diyos, nako, blessing will overflow in your life, brothers and sisters. Kasi, kung maiisip mo na nasa iyo na, hindi mo na po problemahin yung bahay at lupang. Kung maiisip mo na, uy, uunahin ko muna ang Diyos, hindi mo na iisipin yung utang na yan. Hindi ka na mai-stress. Kung po problemahin mo yung pagmamahal ng Diyos, or kung isipin mo muna yung pagmamahal ng Diyos, nako, hindi mo na po problemahin yung taong ayaw magpatawad sa'yo. Kasi you understand that the greatest blessing of all is the presence of the Lord in your life. Ay, mga kapatid, napakalalim na. Napakasimpleng statement, pero napakalalim. The greatest blessing that you will receive in your life is the presence of the Lord in your life right now, brothers and sisters. Presence of the Lord. Kasi siguro may magtatanong, bro, ano ba ang nagagawa ng presensya ni Lord? Bakit siya ang kailangan kong unahin? Bakit sinasabi dun sa gospel na dahil pag kay Lord ka nanindigan or kay Lord ka sumali, hindi mo na kailangan humingi, hindi mo kailangan makulit. Dahil pag siya ang inuna ko, ibibigay niya. Bakit may blessing sa presensya ng Panginoon? Well, brothers and sisters, I will just go back to the favorite verse ng Karamihan, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have an everlasting life. Tingnan nyo ah. Ewan ko if you understand it, but yung Diyos natin, alam naman natin, siya ang pinakamayaman sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Just imagine this. Yung taong pinakamayaman, yung taong pinakamapangyarihan, ang tanging, okay, ha, ang kaisa-isang bagay na makakapagbigay ng sakit, ang tanging bagay o ang tanging tao na makakapagpalumo sa kanya, kahit Diyos siya, yung kamatayan ng kanyang. Imagine, lagi nila sinasabi, ako, this is my personal reflection. Sabi natin, all-powerful si Lord, yung Diyos na. Napaka makapangyarihan yan. Pero ako, I believe meron siyang isang witness. Meron siyang isang witness. Yun ay si Jesus. Tuwing masasaktan si Jesus, tuwing magagalit sila kay Jesus, I'm sure bilang Diyos Ama, nasasaktan din siya. I'm sure bilang Diyos Ama, umiiyak din siya dahil nahihirapan niya. Pero brothers and sisters, ito po yung tandaan natin. Imagine ako na makapangyarihang Diyos.
I will lay down my weakness for you. Kahit alam ko na kaya mo akong saktan, pag in-offer ko si Jesus sa iyo, pag mula sa langit, pinababa ko sa lupa para makasama ng mga tao, kahit alam ko na masasaktan ako, still, in-offer niya si Jesus Christ for us. And that Jesus Christ for Jesus, which is the greatest wealth of our Father God, pinoffer niya sa atin. So, anong meron dun sa presence ni Lord? Ang meron dun sa presence ni Lord is even in His awesomeness, even in His greatness, He is willing to be vulnerable in front of you. Ginagawa niya na sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, sige, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, I am offering my greatest wealth. So imagine, ang hinihingi mo lang, mabayaran lang ang utang mo. Ang hinihingi mo lang, bahay at lupa. Ang hinihingi mo lang, mapatawad ka nung nagawa mo ng pagkakasala. Ngayon, nag-worry ka na hindi maibibigay. Eh, yung pinaka-greatest blessing nga niya, binigay na niya bago mo pahingin. That, my dear brothers and sisters, is the greatest sign na si Lord, wala siyang ibibigay na hindi makakabuti sa iyo. Na lahat ng hihingin mo, as long as makakabuti sa iyan, brothers and sisters, ibibigay ni Lord yan. You don't even have to worry about it. Why? Kasi nga yung pinaka-greatest wealth niya, ibinigay na niya bago pa or bago mo pa hingin. Brothers and sisters, there is wealth in the presence of our God. Brothers and sisters, there is forgiveness in the presence of our God. Brothers and sisters, there is glory, there is mercy, there is love, there is joy in the presence of our God. Kaya nga po, sinasabi dun sa gospel natin for today, yung ang unjust ruler ibinigay dahil kinulit mo lang. Ang Diyos pa, eh hindi mo pa hinihingi, binibigay na sa'yo. So bakit ka pa mag-worry? Bakit ka pa mag-worry? So dalawa po yan, ha? Sinabi doon sa unang lesson natin, we are so determined it will be given unto us. However, doon sa second lesson natin, bakit ako magpo-focus sa sarili ko? Eh kung inuna ko ang mag-focus sa Diyos, wala na akong problema. That's the second lesson. Don't focus on yourself, focus on the Lord. Why? Because on the third lesson, because in God's presence, we have everything. In God's presence, we have everything. And lastly, brothers and sisters, po yung panghuli, pang-apat na mensahe. Faith. No? Pag sinabi yung faith, lagi nating naiisip na may gagawin ako, kailangan magtiwala ako sa Diyos. No? May gagawin ako, kailangan magtiwala ako sa Diyos. Dapat mapasa akin. Kokorek ko lang po, brothers and sisters. No? Hindi po siya napasa inyo dahil ibinigay niyo yung pananampalataya niya. Hindi po siya ganun. Kasi ang ginagawa po ng pananampalataya ay ganito. At bibigyan lang po natin ng analogy. Tuwing umaga, pagigising po tayo, ang ating butihing may bahay or ating pong mapagmahal na mga magulang, particularly ang ating mga nanay at mga nanay or mga tatay, pagising po natin or pagdating natin ng gabi, eh meron na pong pagkain sa hapagkainan. Okay. So, isipin natin sa analogy, ang Diyos po natin ay ating mga nanay, tatay. And the blessing are the things that they are preparing for us. Pwede pagkain niya, pwedeng pambayad ng tuition. So, kahit wala po kayong Diyos, ako'y naniniwala dito na karamihan sa mga magulang, kahit hindi po hingin ng anak, piniprepare na po natin. Pagkain nila, ang mga damit nila, ang bubungan sa mga ulo nila,
ang mga suot nila, ang pang-tuition nila, lahat ng para sa kanila, nire-ready na po yan. Kahit hindi hingin ng mga anak natin dahil sa sobrang pagmamahal. At ganun din po ang Diyos Ama sa kanyang mga anak. However, ang kailangan gawin ng anak is umupo dun sa hapagkainan, kumain. Yun po ang nagagawa ng faith. Nandiyan na ang blessing. But if you have faith, or if you don't have faith, kahit nandiyan yung blessing, hindi maglalakad ang blessing papunta sa bibig mo. Kailangan may gawin ka para mahanamnam mo yung ipinrepare ng ating mga magulang. And same with our lives, or same with our spiritual life. Naka-ready na yan sa pagkainan, brothers and sisters. Naka-ready na yan sa pagkainan. You just have to have faith and do something. You have to accept what's already yours. Our fourth lesson is faith, which means you have to accept what is already yours para ma-experience natin yung biyaya at grasya ng Panginoon. Brothers and sisters, marami po tayong natutunan today. At para sa iba, malalim. Para sa iba, mababaw. Para sa iba, talagang patungkol sa kanila. Para sa iba, hindi relevant sa akin ngayon yan, bro. Pero whatever we are feeling right now, brothers and sisters, ito po ang hindi magbabago. Na ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. That God has sent His greatest blessing for you. Hindi mo hinihingi. Hindi mo ipinagdasal. Wala kang kailangang gawin. Wala kang kailangang ialay. Ibinigay niya lang para sa iyo. As a sign of His generosity and love for you. Laging nasasabi yung love dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya niya sinen yung kanyang bugtong na anak. Pero brothers and sisters, let me add that word, generosity. Sa kaibuturan or sa lalim ng pagmamahal ng Diyos, sa lalim ng kanyang gusto niyang ibigay lahat sa iyo. Hindi niya tinipid. All out, ibinigay niya lahat sa iyo. Kaya niya naibigay ang kanyang bugtong na. God's heart is so generous that you can hold on to that promise na hindi kanya titipirin. Kaya nga laging sinasabi na if you follow God, there's love and there is abundance. Ako, napakalalim no, kapatid. Sa pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ay siksik, liglig, at umaapaw. Imagine, ha? Doon sa vulnerable widow, kinulit niya lang yung unjust ruler. So yung hinihingi niya, yun lang ang binigay. Pero iba si Lord. Si Lord, hindi mo nakukulitin, tapos yung hinihingi mo, dadagdagan pa niya. Yung hinihingi mo, hindi lang yun yung ibibigay niya. Dadagdagan pa niya. Brothers and sisters, let me end with this, na. Sabi nila, bro, when is the best time to praise God? Pag ba may kailangan ako? Pag ba masaya ako? Kasi bro, yung balo, nangulit lang siya kasi may kailangan siya. Or pwede rin siyang lumapit sa Diyos at maibibigay ng Diyos kahit hindi pa niya hinihingi. Siksik, ligliga, dumahapaw. Pero lumapit siya kasi may kailangan lang. Pero bro, when is the best time to praise God? When is the best time to go to the Lord? Ito, brothers and sisters, lagi ko itong sinasabi sa mga magtatanong sa akin. The best time to praise God is when you don't feel like praising. Pag napipil mo or pag hindi mo feel na mag-praise kay Lord, ako, yun yung best time para mag-praise sa Kanya. Pag hindi mo napipil na, bro, wala yung kuryente, so hindi ako magtataas ng kamay. Ako, yun yung best time na magtaas ka ng kamay. Bro, hindi ko feel magsimba, tinatamad ako. Nako, yun yung best time para magsimba. Kasi by doing that, you are telling the Lord na, Lord, nanghihina ako.
ayokong magsimba, ayokong magpatawad, ayokong kainin yung biyaya. Pero dahil naniniwala ako na there is love and abundance in your presence, Lord, sorry to say this, but I will drag myself into your presence. Brothers and sisters, it's okay to be honest to our Lord. It's okay to be vulnerable in front of God. Na, Lord, ayokong gawin to eh. That's why I'm dragging myself to your church. That's the best time to praise God, brothers and sisters. Kasi, alam mo, yung awa ng Lord, yung grasya ng Lord, bubuhos sa'yo. Kasi alam niya, nako, kawawa naman yung anak ko. Hirap na hirap pumunta sa akin. Tulungan ko nga. Brothers and sisters, the message of the Bible is not about those who are healed. The message of the Bible is not about those who are loved. The message of the Bible is not about the rich, the wealthy. The message of the Bible is not about those intelligent people. The message of the Bible, brothers and sisters, is about the vulnerable being. The weak, the meek, the sick, the dying, and the poor. At tayo po yung mga yon. That's why when you praise God, when you don't feel like praising Him, you are the main character in God's message. So that's the best time to come to Him when you don't feel like praising Him. Because you are the main character in God's story. When that happens. And with that, thank you for listening, my dear brothers and sisters, and I hope you will receive the message of the Bible. It's about you being poor, being weak, being in pain, being in sorrow. And when these things are happening to us, brothers and sisters, we know that we are not lonely. We know that we are not alone. Because our great God, our Almighty God, has already sent His greatest wealth to us. And that is Jesus Christ. Keep inspiring daily, my dear brothers and sisters. And thank you for listening. Okay. Maraming salamat po, Brother Dennis, sa mga very inspiring na message ni Lord. Amen. So, yan po si Brother Dennis Sembrano. So, alisin ko na po siya muna sa ano para makapagpatuloy na po ako sa closing prayer. Muli, marami pong salamat. To God be the glory. Amen. So, alam niyo po habang siya ay nagsasalita, nakikinig lang po ako. At napakabuti ng Diyos niyo. Alam niyo, itong talinghaga tungkol sa babaeng balo at sa hukom, lagi naman po natin itong naririnig eh. Pero naniniwala po ako na sa tuwing ito ay bibigyan ng reflection, meron at merong panibago na mensahe sa bawat isa natin. No? So, mag-ano lang ako ng mga ilang sinabi ni brother, no? Yung pinaka-last part na lang, kasi marami siyang sinabi, eh, no? Magaganda lahat. No? Pero focus na lang tayo doon sa pinaka-last part na sinabi niya kasi napakalaman nun eh. Malalim pero malaman, no? Sabi niya, ang pinaka-best time daw na magpuri sa Diyos, magdasal sa Diyos, ay yung panahon na feeling mo parang nawawalan ka ng ganang magdasal, wala ka ng ganang magsimba, wala ka ng ganang magbasa ng Bible. Kasi yun yung time na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ipakita yung pagtsatsaga natin sa Diyos. At isa pa sa pinakamagandang sinabi niya, yung lagi nating unahin ang Diyos. Tama naman talaga yun eh. Kaya siguro minsan parang feeling natin, ano ba yan? Tagal-tagal na ng dasal ko, hindi pa tinutugon ng Diyos. Siguro nakafocus tayo sa gusto lang natin. Hindi natin inuuna ang Diyos. Hindi natin sinasabi sa sarili natin na God's will. Ano ba yung gusto mo, Lord? Ano ba yung gusto mo, Lord? Di po ba? So sabi nga niya, kapag inuuna natin ng Diyos, pagka tayo mag-worry, eh, inuuna naman natin ng Panginoon. Amen? So sana matuto tayo sa talinghagang ipinagkaloob sa atin
ng Panginoon sa araw na ito, yung tungkol sa babaeng balo at saka sa hukom. Tunay nga na kung isa pa nga naalala ko yung sinabi niya na ibinigay na nga yung pinaka, di ba? Greatest gift ni ano eh, ni God the Father sa atin, sino? Yung pinakasagad na niyang kayamanan, eh, sino ba yun? Ng Panginoong Jesus. Yung pa kaya mga simpleng hinihingi lang natin na gabi nga niya, bahay, o kung ano man yan, na hinihingi natin na hindi ipagkaloob sa atin. Basta lagi lang natin unahin ng Panginoon. At talaga naman na hindi tayo mabibigo. Ibibigay niya ang ating mga dalangin according to His will. Huwag lang tayong magsasawa talagang manalangin. At kasama doon sa paghihinawa sa pananalangin, araw-araw. Araw-araw ha, hindi pwedeng dasal ka ngayon, bukas hindi. Dasal ka ngayon kasi may gusto kang kay Lord, bukas hindi kasi nakuha mo na. Hindi po ba? Dapat araw-araw. Kaya may hinihingi tayo, kaya wala kailangan. Lagi tayong nandoon. Hindi tayo naghihinawang manalangin ng ano? Pagpapasalamat sa Diyos. At higit sa lahat, ang nakakalugod na panalangin sa Diyos ay yung panalangin ng pagbabalik loob. Amen. So, ganyan po kabuti sa atin ng Panginoon. Nawa yung ating komunikasyon sa Kanya, sa pananalangin ay hindi laging mawawala. Importante po yan, yung komunikasyon. Yan po yung papalalim sa ating relasyon sa Panginoon. So, punta po tayo sa ating closing prayer. Muli, Ama, maraming maraming po salamat. Sa oras na ito, pinaalala mo na naman sa amin kung gano'ng karubdob sa puso mo na lagi kami makaniig sa panalangin. Sama-sama tayong humingi na kapatawaran sa ating Ama na sa mga pagkakataong din natin siya kinakausap, sa mga pagkakataong binabaliwala natin ang kanyang mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. Sama-sama natin ipanalangin na ang mga panalangin hinihingi natin sa kanya ay pagkakalobin sa atin ng Diyos sa tamang panahon. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat lamang ng ating puso, ng ating espiritu, at ang espiritu ng Diyos ay laging nagkakanin. Ipanalangin natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating kapwa-tao, na laging tanim sa ating puso na ang pinaka-the-best na panalangin ay sa panahon tayo nang hihina. Sa mga panahon, parang tingin natin hindi na tayo mahalunod ng mga taong nakapaligid sa atin. The best time to pray ay yung panahon na nararamdaman natin na ang Diyos, Diyos ang totoong nagmamahal sa atin. Mga kapatid, ang Diyos, ang presensya ng Panginoon ay naririto. Batid niya yung mga panalangin nating gusto natin makamtan. Pero batid ang Diyos na may mga panalangin tayong dapat niyang hindi ipagkaloob sapagkat gusto niya tayong umiyakan. Ngayon pa man, patuloy natin ipanalangin. Sama-sama natin ipanalangin. Ipatatagin tayo ng ating pananalangin sa Kanya. Araw-araw, oras-oras, sapagkat ang Diyos ay nalulubos sa isang panalangin pagbabalik ko. Panalangin din natin ang ating bansang Pilipinas. Nanawa ang mga tao na sa gobyerno ang magkaroon din ng personal na prayer sa Diyos na sila'y gabayan na hindi ang sarili nila ang kanilang pinagintindihin kundi ang kanilang mga nasasagutan.
Maraming maraming salamat, Panginoon. Muli namin nabigyan ng importansya ang pananalangin namin sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulo sa tukso, hadyaan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So muli, maraming salamat sa Diyos. Na-feel ko ang presence ni God na talagang yung nananalangin naman ako talaga everyday, pero ngayon nasasabi ko talagang dadagdagan ko pa. Sana kayo din, no? So, inibitahan ko po kayo sa aking YouTube channel, G. Abelia. Pa-subscribe na lang po upang sa ganun, malay nyo balang araw sa YouTube naman tayo mag live. Alam nyo po, itong Facebook live na ito, ano to eh? Lagi ko po sinasabi na pakishare nyo na lang po sa timeline nyo. Kasi parang chain yan eh, hindi dapat napuputol. Upang sa ganun, nagkakatulungan po tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. May ginagamit na po ang Diyos para gamitin niya, no? Kamukha ni Brother Dennis, ginamit ang Panginoon niya para ibigay sa atin yung mensahe. So, tayo mga nakikinig, ang trabaho naman natin, i-share sa inyong timeline para na may mga Facebook friends nyo po, eh makarinig din ng mabuting balita. Yan ang tinatawag na nakareceive tayo ng biyaya sa iba, ibigay din natin sa iba. Amen? Pare-pareho tayong mamunga kahit nasa online lang po tayo. At muli po, may pagkakaloob po ng God ang November 13, 2022. Ito po yung Sunday Gospel. Makakasama po natin si Brother Toti Dominican. Pag Sunday po, alauna tayo ng hapon. At ang pagbasa mula kay San Lucas chapter 21 verses 5 to 19 tungkol sa pagkawasak ng templo at mga kahirapan at pag-uusig na darating. Amen? Yun po. So sana muli makasama ko kayo ng alauna ng hapon bukas. Ano ko yung pagkakalam ni Lord sa atin yung bukas. So, ipanalangin natin, no, na tayo'y bigyan pa ng panibagong araw. At lagi natin tatandaan, bawat araw ay araw ng himala mula sa Diyos. Maraming maraming pong salamat, and to God be the glory.